Sabi niya, isulat mo lahat ng mga lilikhain ko hanggang sa araw ng paghukom. Nung sumunod yung panulat, nagkaroon ng Muslim. So yung kauna-unahan yung panulat, siya po ay isang Muslim. So simula noon, wala pang mundo, wala pa si Adan at Eva, may Islam, may Muslim na. Bakit? Dahil makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya maglalagay ng reliyon kailan lang. At yan ay sasabihin natin, yan ang makakapagligtas hanggang sa araw ng paghukom. Diba? So yun po yung logic na kung saan madali nating maiintindihan. 50,000 years, bakit? Makatarungan si Allah eh. Hindi siya maglalagay ng reliyon kailan lang. Ngayon, yung reliyon nyo ngayon na kinaaniban ng mga kababayan natin, timbang-timbangin nyo, kung dyan ba ang Diyos na yan, ng reliyon nyo na yan ay makatarungan ba? Kailan ba itinatag ang reliyon na yan? 1914? 2,000 years ago? Pagkatapos ni Jesus Christ? Diba? So ngayon, ito ang Islam. 50,000 years bago likhain ng mundo, may Muslim. May Muslim na, may Islam na, may Muslim na. Kasi makatarungan si Allah. Diba? At ang sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, unang-unang dapat malaman natin, tandaan natin at higit sa lahat, dapat yung reliyon na yan, inangkin ng Diyos na sa kanya galing yan. Diba? Unang-una, dapat inangkin ng Diyos na sa kanya galing yan. Tanong natin sa Biblia, meron bang inangkin ang Diyos ayon sa Biblia? Na sinabi niya, Iglesia ni Cristo, born again, Katoliko, relihiyon ko yan galing sa akin yan. Wala po tayong mababasa. Pero sa Islam, sinabi ng Allah mismo, sabi niya, Inna dina indallahi l-Islam. Sabi niya, katotohanan ang relihiyon na galing kay Allah, wala kay Allah, walang iba kundi Islam. Inangkin niya na sa kanya galing. Kasi ito muna, bago tayo magsabi na ang relihiyon ay tunay, dapat inangkin ng Diyos yan. Inangkin ba ng Diyos na sa kanya galing yan? Eh yung Islam, inangkin ba? Inangkin ng Allah na sa kanya galing. Sabi pa nga niya eh, وَمَنْ يَغْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sabi ng Allah, sino man ang maghanap, maghangad, magtatag, umanib ng ibang reliyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin. Yung nagtatag na yon at umanib sa ibang reliyon, sa araw ng paghukom siya ay magiging talunan. Hindi tatanggapin ni Allah. Bakit? Sinabi niya kung ano ang kanyang reliyon eh. Islam. Ito ang kanyang reliyon na ipinababa niya para sa sangkatauhan, lahat ng mga nilalang. Ha? Sa likod ng paghahanap mo, pagtatatag mo ng ibang reliyon, walang pagtanggap ang dakilang Panginoon. Bakit? May reliyon siya eh. Reliyon ng lahat ng mga propeta. Ang Islam. Sinabi pa niya, Al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sabi pa ng Allah, sa araw na to, pinagiging ganap ko na ang Islam. Ganap! Kaya hindi ka na po pwedeng umanib ng ibang reliyon at hindi ka na rin po pwedeng magtatag ng ibang reliyon. Bakit? Kumpleto na eh. Ito na ang reliyon niya, pinili niya. Ha, ginawa niyang ganap ang biyaya niya. At pinili niya ang reliyong Islam bilang ating panuntunan ng ating buhay. Bilang reliyon. Kaya sa likod ng pagtatatag mo, pag-anib mo ng ibang reliyon, walang pagtanggap ang dakilang Panginoon. Bakit? Mayroon ng reliyon, kumpleto na. Kaya yung mga nagtatatag ngayon, para sa isang Muslim, na matalinong Muslim, hindi siya maniniwala na yan ay galing sa Diyos. Yun nga yung tanong natin eh. Kasi tayo po yung tumitindig sa mga pastor na nakikipagdebate po tayo.
Ito po yung mga tanong natin. Yung reliyon nyo po ba, inangkin po ba ng Diyos na sa Kanya galing? Kasi sa Islam, maliwanag eh. Inangkin niya na sa Kanya galing. Ha? Yun muna, yun yung tanong natin. Dapat maliwanag ito. Diba? Inangkin ba ng Diyos na sa Kanya galing yung reliyon nyo? Eh napakarami, alimbawa na nga lang dito, yung reliyon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ilan lang, kapatid? Ilan yung kanina sinabi mo? 270. Nakita mo, 200. So, 270 na yon. Alin ang nag-iisa na tunay na reliyon na galing sa Diyos? Diba? Yun ang tanong natin, inangkin ba ng Diyos na sa Kanya galing yan? Reliyon po yan sinabi ng Diyos ayon sa Biblia. Wala tayong mababasa. Kaya nga, pagka nakikipag-debate tayo sa mga pastor, na kung saan, pag tinanong natin yung reliyon nyo po ba, ito po ba inangkin ng Diyos? Wala silang maisagot. Bakit? Dahil wala silang mababasa sa Biblia. Pero sa Islam, pag nagtanong sila, kumpleto, inangkin ng Allah na sa Kanya galing ang Kanyang reliyon. Yun muna ang dapat nakatibayan natin. Dapat inangkin. Dapat sinabi mismo ng Diyos, salita muna niya na sa Kanya galing ang reliyon ng Islam. Ang Kanyang reliyon. Diba? Para maliwanag. Ngayon, hindi sila magkasundo kaya nagtatag sila ng kanikanilang mga reliyon. Pati sa pangalan ng Diyos, hindi sila nagkakasundo. Marami tayo nakakausap, sabi niya, pag nagtanong tayo, brother, pastor, ano ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Sasagot naman yung isa, Yahweh. Pag pumunta ka naman dun sa isang Biblia, ibang sali ng Biblia, ang nakalagay naman dun, ako'y si ako nga. Ha? El Shaddai, Jehovah, Ama. Ang tanong dito, sinabi ba ng Diyos na ako, ang pangalan ko ay Yahweh, Jehovah, Ama? Wala tayong mababasa sa Biblia. Pero sa Quran, walang nagdidebate kung anong pangalan ng Diyos. Ano ba pangalan ng Diyos? Pagka yung Muslim tinatanong, agad-agad niyang sasabihin, Allah. Bakit? Dahil mismo ang Panginoong Allah ay nagsabi, sabi niya sa banal na Quran, Innani anallaha la ilaha illa ana. Sabi niya, katotohanan, ako si Allah, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kaya malinaw sa mga Muslim, pag sinabi, pag tinanong, anong pangalan ng Diyos? Agad-agad na isasagot, Allah. Kahit anong lahi mo, kahit na ikaw ay Chinese, kahit na ikaw ay Jap, kahit anong lugar, basta Muslim, agad-agad yan sasabihin si Allah. Pero yung mga kababayan natin na umahawak ng Biblia, pag tinanong natin iba-iba, ano ba pangalan ng Diyos? Iba-iba ang kanilang sinasabi. Hindi sila nagkakaisa. Kaya sa Islam, napakaliwanag. Hindi pinahirap ng Diyos kung ano ang pangalan ng Diyos. Nagpakilala siya. Paliwanag. Kaya yun po, para sa kababayan po natin, yun po yung may share natin na kung saan nawa ipatnubayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na kung saan yung relihiyon na ibinigay niya, ito yung relihiyon ng lahat ng mga propeta. Na sinabi niya, inna dina indallahi al-islam. Katotohanan ng reliyon na mula kay Allah, walang iba kundi ang Islam. Kaya ito po, yung may share ko sa mga kababayan natin. So, inshallah, patnubayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay tayo ay magsama-sama sa reliyon ng lahat ng mga propeta. At reliyon din ng mga ninuno natin dito sa Pilipinas. Sapagkat bago pa dumating ang Kastila, alam natin yan, history. Bago pa sila dumating dito, mga Muslim na ang mga sinaunang tao rito. Kaya yung babalikan mong reliyon, ito yung reliyon ng mga magulang natin, mga ninuno natin dito sa Pilipinas. So yun po, ang pag-Muslim po hindi po mahirap eh. Hindi po mahirap. Hindi kailangan ng pera.
Kasi pag pumunta ka sa ibang reliyon, kailangan ng pera para binyagan ka. Mag-aabuloy ka muna eh. Lagay. Diba? Maglagay ka muna. Dito hindi kailangan eh. Hindi rin kailangan ng tubig para ilulublub ka ron. Hindi kailangan ng lubluban. Ang gagawin mo, manunumpa ka. Magte-testify ka. Manunumpa ka na walang ibang Diyos maliban kay Allah at kay Propeta Muhammad na isang sugo, alipin ng Allah. Ngayon, kung kaya mo yun sa puso mo, ngayon din, magiging Muslim ka. May dalawang kondisyon yun. Ha? Una, magre-reject ka. At pagkatapos nyon, ikaw ay tatanggap. Ha? Magtatakwil ka, itatakwil mo yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba mo nun. Lahat. Pangalawa, tatanggapin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos. Kailangan bukal sa puso ito, mga kapatid. Hindi ka pinilit. Ha? Dahil, kaya ka magmumuslim, dahil naunawaan mo kung ano ang tunay na reliyon, kung ano ang mensahe ng Islam. So yun po. So yun po, alhamdulillah, marami po pong magsasalita rito. Dito ko po tinatapos yung aking mabibigay na pananalita. So alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah, brother Bashir. So, napakaganda po mga kapatid sa tanong pang Islam.